Good morning guys, ito na naman yung ating macho guys. Magluluto tayo ng Monday chicken rice recipe. Ayan guys, pinakuluan ko na yung ano natin guys, chicken natin guys, para malambot siya na siya guys. Ayan yun, yan yung parang may lumalato-lato guys, kasi kumakain ako ng buto ng ano, ng ano ba ito, pangkin kalabasa guys. Yung mga bilog-bilog guys, ano yan, dry lemon. Ayan yung mga sahog natin guys, coriander powder. Cardamom powder. Cumin powder. Thank you so much. Black pepper powder. Ayan guys, i-add na siya natin guys. Habang naghihintay tayo guys, nagkuha tayo ng chicken stock guys. Para pang ano natin yan sa oven. Maglagay lang tayo ng black pepper. Tapos mag-a-add tayo ng asin. At mag-a-add tayo ng ano, saffron. Parang food color guys. Ano na ako magyaw-yaw ng marami guys ha, kasi kumakain ako ng buto ng ano, kalabasa. Tapos maglagay tayo ng lemon juice. At syempre, mag-a-add tayo ng olive oil. Haluin lang natin ng mabuti. Maglagay na tayo ng asin dyan, guys. Malambot na yung karne natin guys, kasi gusto nila yung ano guys, sobrang lambot. Yung sila yung nagluto noon guys, hindi naman sobrang lambot. Ngayon mareklamo man sila pag gusto daw nila yung sobrang lambot. So tanggalin na natin siya guys, kasi
ilagay natin siya sa oven. So dahan-dahan lang ang pagkuha guys, kasi baka mga tanggal yung mga buto-buto guys. So, oven na natin siya guys. Ilagay na natin yung tinimpla natin kanina guys na yung varnish na guys. Ayan guys, tapos na nating pahiran guys. So, ilagay na natin siya sa ating oven. Walang kabuhay-buhay yung voiceover ko guys ko, diba? Kasi bising-bising yung bunganga ko kumakain ng ano guys, buto-buto guys. Naku, Diyos ko. Oh, ano ba yung buto ng ano, kalabasa guys. Ayan guys, tanggalin na natin yung mga ano natin dyan guys, mga luya, dry lemon, cinnamon stick at iba pa, kasi maglagay na tayo ng bigas. So magkuha tayo ng kunting sabaw guys para sa ating saffron guys. Ayan ang saffron guys. Mahilig kasi sila guys yung ma-color na kanin guys. Iwan ko sa kanila. Minsan nilalagyan ng food color, minsan saffron. Ganun yung nilalagay nila guys. Kaya yun ang sinasabi guys, lumaban ka kidney. Ah.
Ayan yung bigas natin, guys. Basmati rice, guys. Ano natin yan? Binabad sa tubig ng mga half hour. So, yung kaldero natin ginamit ko, guys, maliit, guys, so kailangan natin palitan ng malaking kaldero. Ayan, malaki na yung kaldero, tumubo. O, diba? Ang galing, no? Galing ko mag-magic. Kung paturo kayo, PM lang, guys, sa akin. Yung maliit na kaldero, guys, i-magic ko yan siya na maging malaki. O, diba? Tari ng atin yun. Ayan, guys, yung saffron natin, guys, lagay na natin siya. Alam nyo ba, guys, yung itong recipe na to, guys, parang inihaw talaga ang lasa niya, guys. Tapos yung maaamoy mo talaga yung inihaw, guys. Kaya magluto din ako nito sa amin, guys. Kamali yung takip, guys. Naku, tatanga-tanga naman. Yung takip na sa kaldero na yan, guys. Hindi sa kanya yan, kaya malaki. Tinapo na namin kasi nasira na. Sabi ng nanay namin, expire na daw yun. Kaya nasira, diba? Kasi sabi na sa 20 years na yung mga kaldero nila, guys. O, diba? Ang tibay, no? Kailan kaya ako makabili ng kaldero nang aabot din ng 20 years? O, diba? Tapos na siya, guys. So, maghintay lang tayo sa manok. Ayan, guys. Yan ang uling nila dito, guys. Wala kasi yung uling na pabilo, guys. Kasi yung uling na isa, sindihan mo lang siya ng lighter. Ano na siya mag-aapoy. Pero yan, hindi. Singtigas ng ulo ng kapitbahay namin, guys. Ah, sorry. Ano siya, kaya kailangan pa natin ilagay dyan. Pusindihan para mag-aapoy siya. Yung uling na iyan, guys, sing ano, guys, sing tigas ng mukha ng nangungutang sa akin noon, guys. Kaya matagal mag-ilaw, mag-apoy. Alas, Miss Julia. Ayan na, guys. Tapos na yung ano natin. Chicken natin, guys. So, kailangan na natin siyang ilagay dyan sa ilalim ng kaldero. Alangan naman kung sa labas siya ilagay, guys, diba? Yun, guys, ang sarap talaga nyo, guys. Parang inihaw talaga, guys.
Ayang uling na guys. Ano na yan guys? Nag-aapoy na yan guys. So, kailangan na natin ilagay sa maliit na platito. Alis ko na si Sofia. 20. Ganyan lang siya guys. So, ilagay na natin siya dyan sa ano guys. Tapos lagyan natin siya ng olive oil. Kasi pag nilagyan siya ng olive oil guys, umusok siya guys. So yung usok niya, yung magpapaamoy inihaw sa niluluto natin guys. Ayun oh. Oh, diba? So kailangan natin siyang takpan para hindi lumabas ang usok. So kailangan natin siyang i-shell. Oh, diba? Ayusin talaga guys para hindi lumabas yung usok guys. Kasi yung usok niya yun ang magdala sa kanya ng ano, parang inihaw. Yung manok guys, sobrang ang amoy niya inihaw talaga. Pati yung lasa niya guys. Pati yung rice. Oh, ayan guys. Patapos na tayo guys. So, kailangan na natin tanggalin yung uling, baka masama pa natin. Ah. Mausok pa talaga yan guys, kasi yung usok niya hindi nakalabas. Ayan na guys, tanggalin natin yung uling. At saka yung ano guys, yung rice guys, kasi hindi mo yung lagay kasi sa rice cooker para ma-keep warm lang siya palagi. So, ihiwalay natin yung chicken at saka yung rice. So, maglagay tayo ng kubos bread. Ay, natukan na po lang sakit sa kumpuan. Sting na siya. Ngayon, ilalagay na natin ang manok. Malapit na tayo matapos, guys. Tapos na lang natin kinuha yung manok. So, isunod na natin yung ating rice. Ay, what na ako guys. Wala naman, pagbalik na ako, naaraw man sila oh. Balik na ko, naara sila. Ambot kay pagbalik na ko, naara man si Cherry, yung sipuan, open naman. Mumu ko. Eh, nagtuksopan na yung puan. Wala na po, wala. Ayan guys, tapos na yung niluluto natin guys. Maraming salamat. Thank you for watching, guys.